Ang oregano ay may scientific name na Oreganum vulgare. Ang oregano ay napaka-effective na pantaboy at pamatay lamok. Ang lamok 100% natitigok. Makikita mo mamaya, panoorin mo ang bidyong ito hanggang dulo at makikita mo ang hindi mo pa nakikita. Ito ang isang lamok, matitigok na yan. Nag-aagaw buhay na. Ang langgam, mabilis pa sa alas 4. Pansinin mong mabuti, kinagat na ng langgam ang lamok. Yung isang langgam, bit-bit na niya ang isang paa ng lamok. Ang lamok nangingisay na. After 5 minutes na sinindihan ko ang aking ginawa na oregano oil lamp, ayan, 5 lamok agad. Kanina isa lang ang nakita ko, pero ngayon, ito, 5 na sila at ang mga langgam nagpipiesta na. Ang ibang lamok gusto pang mabuhay, ayaw pang sumuko. Ganun talaga ang buhay. May kasabihan nga na, habang may buhay, may pag-asa. Kaya feeling ko, umaasa pa rin ang mga lamok. Malas lang ng mga lamok, napaka-effective ng oregano na ginamit ko sa paggawa ng oregano oil lamp. Gusto mo bang malaman kung paano gumawa ng oregano oil lamp? Manood ka lang. Relax. Watch this video until the end. I promise, watching this video is worth it. Ang National Center for Biotechnology Information ay gumawa ng isang pagsasaliksik at kanilang napatunayan na oregano oil is considered as an excellent antiseptic and insect repellent. It has some active ingredients such as carvacrol, thymol, and alpha-terpenin reported being highly effective in repelling mosquitoes. Ito ang aking ginawa na oregano oil lamp na napaka-effective sa mga lamok. Nakita mo naman kanina, di ba? Yung katol di ko na ginamit. Masama pa naman ang paglanghap ng usok ng katol. Samantalang ang oregano oil lamp, organic and healthy for the body. Ito ang mga kagamitan na kailangan mo upang makagawa ka ng isang oregano oil lamp. Dapat ang mga dahon ng oregano ay nahugasan na ng mabuti upang matanggal ang mga di kaaya-ayang mga insekto at alikabok. Hiwain ng pino ang mga dahon upang madaling mag-infuse ang essential oil nito sa mantika o cooking oil. Lulutuin na natin ang mga hiniwang dahon ng oregano sa mantika. Ang tamang ratio na gagamitin ay 1:2. Ibig sabihin, kung gagamit ka ng 1 cup ng cooking oil, ang gagamitin mong oregano leaves ay 2 cups. Painitin ang mantika at ihulog ang mga hiniwang dahon ng oregano sa mainit na mantika. Ginawa natin ito upang ang essential oils ng oregano ay ma-extract at ma-infuse o mahalo sa mantika. From time to time, kailangan mong paghaluin ang mga dahon sa kumukulong mantika. Old school po ang aking kalan, di po ako gumagamit ng LPG. Around 30 minutes kung niluto ang oregano sa mantika. Lutuing mabuti ang mga dahon, pero hindi susunugin. Dapat lagi mong tinitingnan ang pagluluto nito. Laging hinahalo para iwas sunog sa mga dahon.
Nga pala, baka maitanong mo bakit hindi kaldero ang ginamit ko. Wala lang, type ko lang magluto sa kawali. Mas madali kasi ang paghalo dito sa kawali compare sa kaldero. Kung gusto mong gawin sa kaldero, wala namang issue. Ang mahalaga, naluluto ng maayos ang oregano at makukuha ang expected result na oregano oil. Ang tanglad, bao. Ito pa ang sikreto para maging mas matapang ang essential oil sa pagtaboy at pagpatay ng mga lamok. Ang lemongrass o tanglad ay isa ring mabisa as mosquito repellent. Ang tanglad ay may citronella oil. Tanglad is an excellent mosquito repellent because of its essential oil content known as citronella oil. Kaya oregano plus lemongrass, double strength ang bisa ng mosquito repellent na gagawin. Kaya kanina in the earlier part of this video, nakita mo 5 lamok agad ang nalumpo at natigo. Habang pinalalamig ang nilutong mga dahon, ihanda ang paglalagyan ng oil. Gamit ang empty glass container, lagyan at ibuhos ang asin sa container. Ang dami ng asin na gagamitin ay depende sa laki ng lalagyan. Around 3/4 sa container ay malagyan ng asin. Huwag naman punong-puno. Habang nilalagyan ng asin, isabay na rin ang paglagay sa mitsa. Ayusin ang paglagay sa mitsa. Dapat nasa gitnang bahagi ng container. Tandaan, sisindihan yan mamaya kaya dapat nasa gitna. Eto na, ready na ito upang mailalagay ang oil na ginawa natin kanina. Malamig na ang nilutong mga dahon. Salain ito upang maihihiwalay ang mga dahon sa oil. Ito na ang finished product na oil. Kung mapapansin mo ang kulay ay dark green. Ibig sabihin lang niyan, talagang nahalo na sa cooking oil ang essential oils na galing sa mga dahon at na-extract ng mabuti ang essential oils at na-infuse na sa cooking oil. Mabango ang amoy ng oil at ang mismong bango na yan ang siyang maging panganib para sa mga lamok at iba pang mga insekto. Ang pinagpigaan na dahon ng oregano ay idagdag at ipatong sa asin. Sa ginawa ko, nilagay ko lahat ng dahon ng oregano. Di ko na sinama ang dahon ng tanglad. Dahil matigas ang mga yan at parang kugon, babala, baka yan pa ang maging sanhi ng sunog. Ibuhos na ang oregano lemongrass oil sa container. Dahan-dahan lang sa paglalagay para iwas tapo ng oil. Sayang naman ang pinaghihirapan kung magkaganon. After mabuhos ang lahat ng oil, hayaan mo nang bababa ang oil at hahalo ng tuluyan sa asin. Sindihan na ang lamp at bingo! Mayroon na tayong oregano oil lamp with lemongrass citronella pa. Medyo matagal ang pagsindi kapag first time na gagawin. Pero sa susunod, madali na lang. Ito na ang final product. Di na ako gagamit pa ng katol. Oregano lemongrass oil lamp na lang ang lagi kong gagamitin. Iwas insekto, iwas lamok, at iwas dengue pa. I hope you learned something from this video. God bless.